daw. Hello guys, magandang umaga, magandang araw, magandang buhay sa inyo lahat, sa ating mga tagapakinig dyan, mga ka-YouTubers natin dyan, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, mga kababayan nating taga-subaybay dyan. Andito ulit ako upang ipagpatuloy ang pagpapaliwanag tungkol sa episode kung Kaunting Kaalman sa sasakyan. So, we already finished the power and train explanation. So, now we go to last part of our episode, the so-called chassis. So, i-explain natin sa inyo kung ano ang chassis. Kasi hindi ko siya minimension nung nag-explain ako ng power and then train mechanism. So, now we go to chassis part of a vehicle. So, let's start. Explain ang mga components ng ating PTC episode na kung saan na-explain natin ang transmission and then from the transmission to propeller and lastly the differential. So yung train mechanism natin na-explain na natin lahat from power to train and then the chassis. So now natapos na natin yung explanation ng train mechanism. So ituturo ko na sa inyo kung ano yung bakit napasama yung chassis natin. So ganito yun guys. Let's say na ito yung sasakyan natin, no? Kailangan kong mag-present sa inyo ng isang laruan na sasakyan para maituro ko sa iyo kung ano yung saan yung chassis nakalagay. Okay? So, ito yung consider na sasakyan natin, no? Front and back. So, aalisin ko itong body niya. Body ng sasakyan. Yan. So, ito yung sinasabi nating chassis. Yan. Chassis na sasakyan. Itong chassis na to ay malaki ang role niya sa isang sasakyan. Siya yung kinakabitan lahat ng parts ng sasakyan. Body, and then electrical wiring, our mechanism there, the train mechanism, doon nakakabit, mga transmission, propeller, differential assembly, and of course, the engine also dito nakakabit sa front. So ito malaki ang role niya sa isang sasakyan. Siya halos ang pumapasan sa mga parte ng sasakyan natin. Okay? So ito yung chassis. Dito nakakabit yung mga wiring, ito yung axle natin, itong gulong natin, diyan din nakakabit 'yon. Consider na nakakabit talaga 'yan siya lahat. Mga ilaw natin, ganyan, mga tail light, brake light, reverse light, beam, head beam, yan. So ito guys, ito yung ating chassis. So sa chassis natin, ito yung chassis natin, di ba? Dito nakakabit yung makina sa front, and then yung propeller natin dito sa gitna, yung umiikot na shafting, malaking shafting dito sa gitna, and then yung differential assembly natin dito, yan sa bandang huli, yan diyan nandiyan nakalagay yung differential assembly, mga gears yung in-explain ko before.
So, di ba sinabi ko sa inyo, ang klase ng sasakyan ay mayroong rear wheel drive and then front wheel drive. Also at the same time, pinagsama both rear and front drive. So, four wheel drives siya. Ibig sabihin, lahat gumagana. Ang rear wheel drive, ito, sa ulihan lang, ito lang yung gumagana, ito lang ang may power, ito lang ang may transmission ng power from engine to propeller, transmission to propeller, yung something natin na umiikot, connector to differential assembly. Ito lang ang may hatak, ito lang may power, ito lang may pwersa. Yan ay ang rear wheel drive. Pag sinabing front wheel drive naman, ito yon, ito lang. Ito lang yung may power, ito wala. Ito ang may fuerza, ito ang may hatak. So, pag front wheel drive, wala siyang shafting. Direct siya sa transmission and then differential. Dito na mismo may differential, malapit sa engine. Sa transmission, magkatabi na sila mismo. And then the axle shaft. Left action, right action, yan. Diyan na mismo pag front wheel drive. Pag four wheel drive, of course, pag four wheel drive, merong transmission dito at the same time, meron din ditong propeller shaft para ma-deliver niya yung power din dito. Dito, may differential din dito. And then dito, merong axle shaft din. Transmission, meron din. Ayan. Pero hindi sila nagsasabay, ah. It's na mag-aandar na yung sasakyan. Hindi sila mismo nagsasabay ng four-wheel drive. May mga shifting yan. May mga transmitting gear. Pag gusto mo, pag let's say na umaarangkada ka na, nasa kalagitnaan ka na ng biyahe, gusto mo pang pabilisin, i-shift mo siya into four-wheel drive. Kasi minsan, kahit na four-wheel drive siya, sinisit mo pa lang siya sa front-wheel drive. O gusto mo dalawang wheel lang ang gumagana. Pero kung gusto mo mabilis talaga, isisit mo siya sa four-wheel drive. If full force mo siya, kaya mabilis ang takbo at mabilis ang hatak. So, ganun lang yun, guys. Bale, in-explain ko sa inyo, sinumare explain ko sa inyo kasi nung nakaraan, inisa-isa ko pag-explain ang mga train mechanism. So yun nga, ang pinaka-point ko ditong ini-explain sa inyo ay ang chassis. Kasi hindi ko siya binabanggit eh, habang nag-i-explain ako ng transmission and then propeller, differential, assembly. Hindi ko talaga minimension ang chassis. Kasi ang chassis is ito ang pinakahuli. Siya yung kinakapitan talaga lahat ng parts ng sasakyan. Lahat ng parts ng sasakyan dito. Nakakapit siya. Kinakabit siya mismo. Ayan. Dito rin yun na nilalagay yung mga code. Chassis number code. Yan, ganyan. Kung sa engine code, mayroon. Pag sa mga inspection ng mga LTO natin dyan. So, yun lang guys. Hope na nagustuhan ninyo ang explanation ko. Kaunting kaalaman tungkol sa sasakyan. Pasapyaw lamang guys. At least kahit papaano meron na kayong idea. Kung masiraan kayo sa transmission, ano bang sira sa transmission, dito nakalagay yung transmission. Alam nyo na kahit papaano may idea kayo. And then sa propeller shaft. And then sa differential assembly. Sa propeller shaft nga pala guys, yung sinasabi kong U-plungs, flexible siya. Diba yung ini-explain ko, flexible siya. Up and down movement and then side by side movement. Yung sa connector, sa end to end ng propeller shaft. Yung kabuuan nun guys, tinatawag natin universal joint. Yun. Hindi ko siya nasabi nung nag-explain ako sa propeller. Universal joint ang tawag nun, yung kabuuan na yun. Yung assembly, universal assembly yun, yung universal joint. Ayun. Assembly kasi may mga parts siya doon na nag-connect, may mga bearing doon.
ayan, universal assembly. Ayan, flexible up and down movement, side by side movement. Okay? So that's it, our PTC power training chassis. Mag-i-explain ako ng ibang mga parts ng sasakyan. Basta lahat yan, pasapyaw lamang, kaunting kaalaman tungkol sa sasakyan. Para sa mga mayroong mga sasakyan dyan na hindi naman gaano aware sa kaalaman tungkol sa sasakyan, kahit pa paano, magkakaroon na kayo ng idea. Okay? Additional knowledge, guys, try natin mag-draw. Ituro ko sa inyo sa pamamagitan ng aking pag-drawing about chassis. So, ito yung ano natin, guys. Ito yung chassis natin. Chassis. Ayan, yan yung chassis natin. Kumbaga sa tao, kasi siya yung may pinaka... siya yung nagpapasan lahat ng mga parts ng sasakyan, nakakabit sa kanya. Kung sa tao pa, ito yung pinaka body muscle natin, body muscle ng sasakyan, kasi siya yung nagso-shoulder lahat ng mga parts ng sasakyan eh. So yan, ito yung chassis natin, ito yung mga divider ng ating chassis, mga divider yan, divider yan. Ito, front. Ito, front. Front yan. Front. And then, yung dito, dito na side is back. Back. So, itong chassis natin, dito, dito sa, dito, dito bandang huli, kung saan dito nakalagay yung mga gulong natin, gulong, dito, gulong. And then, dito naman sa harap, may gulong din. Sabi natin, may gulong din yan. Ito, dito nakalagay yung differential. Differential assembly. Dito yung axle. Axle yan. Na kinakabitan ng axle wheel na kinakabitan ng gulong. Ito yung differential assembly. So, dito siya, yung propeller shaft, dito yan sa gitna. Yung umiikot. Umiikot yan, propeller shaft. Ayan, yan yung umiikot. Tapos, sa dulo ng propeller shaft, na andito yung transmission. Ayan, transmission. So, ito yung transmission. Transmission. And then, ito yung propeller shaft. Propeller shaft. And then, ito yung ating differential assembly. Differential assembly. Differential assembly. Ayan. Ganyan. Nandito yung, sabi ko, yung end-to-end ng propeller shaft, nandito yung universal joint. Yung sinasabi kong flexible up and down and side-by-side movement. Nandito nakalagay yun. Yung universal joint natin. Ayan. Andito naman yung engine natin sa bandang harapan. Ayan. Engine. Sooner, i-explain ko sa iyo, mag-i-explain ako ng pasapyaw tungkol sa engine. Engine. Ayan. And then, hindi, bukod sa transmission, meron pa tayo bago sa dumating ng engine, bago pa dumating yung input sa maikabit sa makina direct ng yung power para mai-transmit sa transmission yung power ng makina, bago maikabit sa yung input sa ng transmission, bago siya maikabit sa makina para umano yung power, meron tayo ditong clutch assembly. Yan, clutch assembly yan. Clutch assembly. Yan. Ano ba ang purpose ng clutch assembly? So, sooner i-explain natin yan. Ano ang purpose, ba't meron pang clutch assembly? Okay.
And then class assembly, then before, bago pa talaga din ulit mag o dumik o, kumabit sa makina yung ating transmission from transmission and then going to clutch assembly. And then bago pa talaga sa dumating maka hingi ng power sa makina, dadaan pa siya ng flywheel. May flywheel pa tayo dyan. Yung malaking wheel na yan, tinatawag na flywheel. Doon. Saka pa talaga maidideliver ng makina yung power niya to transmission. And then, transmission to propeller. And then, propeller to differential. And then, from differential, maidideliver na niya yung power. Mapapaikot niya na yung tire natin. Tire, yung gulong natin. So, ayan. So, ito yung chassis natin. So, matutal, yung chassis talaga natin ang nagsusolder lahat ng mga parts na sa kanya. Kasi dyan talaga nakakabit lahat. Kumbaga sa tao, siya yung pinaka-muscle. Doon talaga ang siya nagsusolder lahat ng bigat. Although, commonly, yung gulong talaga ang nag-aano niyan. Kasi siya yung pinakalat. Siya yung lalapat doon sa road eh. Sa kalsada eh. Pero ang may muscle talaga nagdadala ng bigat ng lahat ng load is our chassis. Yun guys. So, itong clutch assembly, sooner, i-explain ko yan sa inyo. And then the engine, i-explain ko yan. And then yung flywheel, explain ko yan. Ano mga purpose niyan? Ayan. Para mabuo talaga natin. Pag natapos na natin i-explain lahat-lahat yan, baka magpo-proceed tayo sa driving. Paano mag-drive. Okay guys? So that's it guys, we already finished all components of power train and chassis. Sa chassis, gumamit tayo ng isang laruan lamang na pagdidemo natin para maliwanagan ang ating mga taga-subaybay. So, finally, tapos na tayo sa episode about power train and chassis sa ating kaunting kaalaman tungkol sa sasakyan. So, later on or sooner, I will explain some other related about vehicle. After all, pag natapos ko na lahat, magpo-proceed tayo sa papaliwanag ng driving naman, driving. So, sa mga kababayan natin dyan na may sasakyan na hindi pa marunong mag-drive, sooner I will teach you how to drive, how to operate, to move the car. So, maraming salamat sa inyo lahat sa taga-subaybay natin dyan, mga ka-YouTubers natin dyan, mga kababayan natin dyan. Hoping na lagi kayo nakasubaybay sa akin para magkaroon kayo ng kaunting kaalaman sa kahit pasapyaw lamang na explanation na magkaroon tayo ng idea sa ating mga sasakyan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa lahat.